So mga kapanday, patuloy po tayo. Okay, para malayo yung ating video, ilalapit natin ng konti. Okay? Mga kapanday, patuloy po tayo sa ating demonstration on how to construct or fabricate the butterboard. Okay? Ito na po ang ating butterboard ngayon. So nag-add po na po tayo ng puwin 50 meter para po maipasok yung ating ang sukat na ating bahay dito sa loob. Kadalasan, nagtatanong po sa atin kung saan po natin kinukuha ang height ng ating butterboard. Okay? Yun ay optional, nasa sayo yan. Pero para sa akin, ang pinaka-best way na ating gagawin kung anong taas yung ating finished floor line, yung may flooring ng ating bahay, yun ang ating kukunan ng sukat para sa ating butterboard. Dahil ito po ay makatutulong sa atin kung mayroon mang discrepancies na nakaligtaan po natin yung sukat pagaling sa flooring ng ating bahay pababa sa puting or sa bahay pataas. So mayroon ka pong troubleshooting na permanent line na pwede natin pupuntahan kung mayroon mang naiwan o nawala na mga sukat doon po sa paggawa natin sa ating bahay. Okay? So, paano po natin malalaman yung height ng ating bahay? So, pwede po natin titingnan doon po sa floor plan sa pamamagitan ng pagbilang ng hagdanan. So, atin pong isaisip palagi na ang height po ng riser ng ating hagdanan, standard po yan ng 8 to 7 inches po. So, kung sa hollow block po natin, isang hollow block po yan, dahil ang height po na ng isang hollow block ay 8 inches po. Or else, pupunta po tayo doon sa yung tinatawag natin na elevation ng ating bahay, nakadetail po yan doon, at nakadetail po yan doon kung saan po makikita natin kung anong elevation ng kaniyang FFL or the finished floor line. So, kung titingnan natin ang detail na ito, dito sa pisara, mayroon pong 0.40 or our business ay 0.20 dahil isa lang to, 0.20 galing po sa ground line. Okay, galing po sa ground line. So, galing sa ground line, dapat po magsukat po tayo ng 0.20 galing po sa ground line. Then, we must be careful sa pag gawa po natin, titingnan po natin kung anong formation ng lupa. Dahil kung ito po ay medyo hilly, dapat po kung anong pinakataas na area ng area na yun na doon po natin isagawa yung ating butterboard, doon po natin kukunan, doon po tayo magbe-base ng 0.20 meters para po sa top ng ating butterboard. Baka kung doon kayo sa baba, sumubsob po yung bahay ninyo doon sa bundok kung hilly area yung inyong hilly area yung inyong pinapagawa yung inyong bahay. So here we go. Dahil po 0.2 or 20 cm po ang nasa ating drawing. So susukatin po natin dito. So 0.20. Ayan. Ayan o. So gumawa na tayo ng mock-up dahil wala po tayo sa actual na area. Dito lang po tayo sa ating room. So ayan, 0.20 po yan. At pagkatapos po, mamarkahan po natin ang isang posting yan. Then gamit po ito, magli-level po tayo dito. Magli-level po tayo dito, pero bago po, dapat i-check po natin ang laman na tubig nito. Kung ito ba ay level, wala po bang bubble, hindi po ba ito na nabali. Para po tuloy-tuloy ang daloy ng ating, itong water hose level. Pagkatapos po mag-level, dahil palibutan mo ito dito, palibutan mo dito. So, lalagyan mo ng nylon string. Dahil meron na yun, ipapako mo itong apat na side po ng ating butterboard. Then after po, lalagyan po natin ng nylon string. Ito po. Lalagyan po natin ng nylon string. Tulad nito. Yan.
Ayan, nylon string, palibot. Palibot, ano po ang purpose nito? Para po makuha natin ang elevation dito sa gitna. Dahil kung minsan, hindi po straight po ang ginagamit natin ng mga lumbers. So that's why hindi po magiging pantay, yung top ng ating butterboard. So kailangan, po kasi ang top ng ating butterboard ay pantay dahil yan po ang ginagawa natin bisis sa lahat. Pagkatapos po, kung ito po ay bubaba, hilain mo pataas na mag-align po sa nylon string. Ito po ang nylon string. Ito, align na align. So, sa ganun, pwede na natin kukunin niya. Pwede na natin kukunin. Then, ilagay po natin ang secondary po, yung staking po natin. Then, ito ang guide po. Ang guide po natin sa pag-pako dito is yung nylon string para sure po tayo nga 100% yung top ng ating butterboard is 100% horizontal level. Okay? Andiyan na, tapos na po yung ating butterboard. Nakuha na po natin yung kanyang height. Andiyan na po yung kanyang height. Kuha na po natin yung kanyang height. Then, na-pre-squared na po natin ito. So, bago po, na-pre-squared na po natin itong kanyang butterboard. Ito yung butterboard. Ito yung staking. Klaruhin ko lang, no? Ito yung sinasabi kong butterboard, ito, at ito yung mga staking, mga poste po, na siya pong magsasabi kong anong height ng ating finished floor line. Dahil yun po ang aking binabasihan, the finished floor line. Then, pagkatapos na po, andyan na po yan, kompleto na po, na-fabricate, anaisto na po natin ang butterboard sa paggamit po natin ng tatlong ori ng allowances. Gumagamit po tayo ng 50 meter na allowances. Andiyan na po yan. So next is the last procedure. Last procedure is fix the nylon string. So ang gagawin na to, babalikan na uli natin yung floor plan. Then kukunin natin yung yung overall dimension sa dalawang side. So we will assume that this is the front view of the houses. Pero bago natin 'yung gagawin, dapat alamin po natin kung saan po ang reference line. Dahil kung mayroon ng mga bahay sa inyong katabi, then baka po mag-contradict 'yung position ng ating bahay. So dapat po alamin po natin para ma-align po natin ang ating bahay ng maayos. So we will assume na ito po ang reference line, ito po ang tapos na bahay, then i-align po natin ang side na ito. Align po natin ang side na ito. Pag nakuha na po natin, so automatic yan, yung first na inilatag natin na nylon ay dito po at saan, at yun pong nylon na yun ay parallel doon po sa reference line na sinasabi natin sa Bisaya Kutlanan, reference line, para po maayos po ang formation ng ating bahay, naka-align po sa mga bahay na una nang naitayo doon. Okay? Sunod? Sa susunod, yung iba, may experience and may training, sinisiguro ng mga bata sa pagsukat ng allowance. Remember na sa paggawa natin ng butterboard, pre-squaring lang yung ating sinasabi. Pre-squaring, meaning to say, hindi po yan perfecto. Hindi po yan perfecto. Appropriate po yan. So, kaya nga, hindi mahalaga yan. Hindi mahalaga ang allowance na ating idinagdag. So, ano pong gagawin natin? So, kung ang sukat ng ating area ng building sa front view is, okay, 5.50 meters, kukunan po natin yan ng, hatiin po natin yan sa dalawa. Okay, hatiin po natin yan sa dalawa. So, hatiin po natin yan or kukunin po natin ang radius niyan. So, 5.50 meters, hatiin po natin yan, kukunin po natin ang kalahati niyan, at mayroon po tayong
2.75 meters ang kalahati ng 5.50 meters. So isiset mo yan, hindi po pwede dito magsimula kundi itong butter board natin, kukunan po natin ng sentro. Sentro, center. Ito po, kinukunan na po natin ng center. Then dito sa kabilang side, dahil ito po ang reference line natin, magsimula po tayong magsukat na 2.75. So ito na pong 2.75. So ganun din ang gagawin mo sa kabila. Dito, ganyan. Dito, ganyan. So ito po ang gitna, susukat ka rin na 2.75 para magiging balance po doon sa kabila. So ito po. So lalagyan mo ng pako yan. Okay, lalagyan mo yung pako yan. So gagamitin mo yung maliit dahil ang ating ginagamit ay mock-up lang po. Yung minamarkahan po natin. Okay, yan. And then dito. Ayan na po. And then, magsimula ka ng magkabit. Okay. Okay, magsimula ka ng magkabit ng nylon doon po sa inyong sinukat intended for the first sides of the house. Yan po. Then, itatay up mo ron doon sa kabila sa parihong sukat. Okay. Anong sunod na gagawin? So, sa kabila naman, same procedure, kukunin natin ang gitna. Then, magsimula sa, di ba, mula sa gitna. Okay. Magsukat naman tayo dahil square yun. 2.75. Again, ito. So, ginalagyan natin yan ng ano? Lalagyan natin yan ng pako. Ganyan. Then, i-cross in lang itong nylon string dito. Ganyan. Okay. So, kung mayroon sana tayong helper, okay. Hindi tayo mahirapan sa paggawa nito, pero okay lang. Okay. So, ano po ang gagawin? This is the very critical part sa pag i-squaring po, sa pag iskwala po ng ating bahay. Okay? So, dapat ang gagamitin po natin dito, hindi po itong tri-square, kung hindi itong pre-name square. Okay? Kailangan po zero tolerance po ang pag-aalay natin dito. Ang ibig sabihin po, dapat eskwaladong eskwalado po yung ating pag-transfer ng ating bahay dito po sa ating butter board using this steel square. So kung ano yung sukat dito, ganun din dito. Hindi po ito pwedeng hawakan. Dapat mayroon kang gagawin na naka-steady lang po, hindi po siya pwedeng hawakan. So gumawa po tayo ng paraan para po hindi po siya mahawakan. So ito, gagamitin natin ito pampatong. Saka ito. Kailangan malapit na malapit dito po sa nylon na ating sinasabi para po walang bulyaso. Para po walang bulyaso. So dapat din po yung ating steel square is parallel also to the nylon string. Parallel meaning to say, yun ang linya na hindi po mag-abot-abot. Okay? Pinalagyan natin, dadagdagan natin dito para tumaas at mapalapit po doon sa ating mapalapit po sa ating nylon sa level po ng ating finished floor line. Yan po, malapit na. So, ang una nating
gagawin, ito pong taas, the body of the steel square, kailangan po ating i-align. So sa nasabi ko kanina, dapat po kung anong distansya dito sa dulo dito, sa may puno, ganun din doon dito sa dulo. Dapat wala pong tolerance. Dapat zero tolerance po dahil kahit na isang sentimetro o isang milimetro lang po dito, pag malayo yung kanyang linya, malaki na po yun ang diferensya. So dapat po zero tolerance po tayo dito. Okay? Then, pagkaganyan, hihilain natin, i-align po natin, i-align po natin ganyan. Okay, pag nakita na po natin, hindi na nakita. Okay, hihilain natin ganyan, then titingnan natin kung ang distansya po dito hanggang dito, the same. Nakikita po natin, parehos na po. Kung titingnan natin dito, hindi gumagalaw. Dito, dito, pareho. Hindi gumagalaw. So, that is the perfect angle of the two sides of your building. So, sa kanan na parte, o sa kanan, kung doon to tayo po, harap, sa kanan at saka sa likuran. Okay, harapan natin doon, di ba? So, lalagyan na, markahan po natin ito. So, dito po tayo magmamarka. Saan na ba yung ano po? Okay. Mamarkahan natin ito. At saka, lagyan po natin ang pako. At saka, kakabit po natin. Ikakabit po natin ang ating, okay, nylon string. Okay, yan. Dapat, ano yan? Taning na taning po yan. Okay? So, it is very clear na ano, ang dalawang side po ng ating bahay ito, ito ay talagang perfect angle na po. So, ang problema po natin, ang doon na lang sa front view at saka sa left or sa right side view kung dito tayo. Okay? Haharap tayo dito. So, ano pong gagawin natin? So, hindi na po, pwede na pong hindi natin ulitin ito. Dahil eskwalado na po ito, so pwede na lang tayong magsukat. Basta't importante, parihong-pariho. Dahil kung mayroon po tayong helper, kung minsan hindi po nailagay sa maayos kung saan mo magsimula magsukat. Di ba? Magsukat. So dito, dahil 2.5, so dito, diretso na po tayo. Ang sukat po ay 2.5 meters. So lalagyan mo dito 2.5 meters. Okay? Then dito din po, is 2.5, susukat tayo dito 2.5 meters at saka dito sa kabila ganun din po ang gagawin natin, starting dito po sa may pako, starting dito po sa may pako, then another 2.5 meters, then automatic lalagyan po natin yan ng lalagyan po natin yan ng pako. Okay? Okay. Tapos na po. Tapos. Okay. Ikakapit na po natin itong nylon string doon po saan nilagyan niyo ng pako, wherein that is also the dimension of the house. Paikot po. Ayan. Balik muna natin yung ating video.
wala tayong ano, helper dito, tayo-tayo lang po ang gumawa. Okay? Yan. Ang hirap itali. Okay, nagawa din dito sa kabila. Magko-cross in lang tayo. Ganyan. Dilayin din natin dito sa sukat din po. Dito sa sukat din po na desired doon po sa ating house plan. Okay? So ito na po. Okay. Ito na po. So kung ating titingnan, ito na po ang area ng ating bahay. But paano po natin nalalaman na ito po ay totoong sukat na nandoon sa ating plano? So pwede natin sukatin. Okay? Sa pagsusukat po dito. Okay? Dito na po tayo sa may. Kung ito po ay align na align sa butterboard yung nylon, pwedeng dito na lang tayo magsukat. Pero kung minsan kasi dahil nakaligtaan natin na mag-pre-squaring dito po sa butterboard, kaya nga nagsalungat sila, nagiging diagonal yung isa, nagiging diagonal yung ating butterboard sa nylon string. So ang maigi, dito po tayo magsusukat sa kanto po ng nylon, yan. Okay? Doon sa kabila, kung magkapareos ba ang sukat, yan. Then dito din. Ganyan. Then doon din hanggang sa kabila. Then hanggang sa kabila. Then kung sa ating mathematics, mayroon po tayong checking na ginagawa, sa pag-layout din ng bahay mayroon. Okay? Pwede natin itra-transfer ito dahil sa unang-una, dalawa lang po ang sides ng ating bahay na naging angle. Ang side na ito, sa left side at saka sa back side. Ang hindi po, ito pong sa front view at saka sa right side. Diba? So pwede po natin itra-transfer ito. Itong ginagawa natin misa na para lang mapalapit sa nylon dito. Pwede. Pero mas mayroon pong isa, yung pangalawa na mas madali. Measure lang po tayo doon po sa area ng bahay na ating ginawa-gawa. So ma-X process po tayo. X process. So dito po sa kanto, ganoon. Ganyan. Hanggang po sa kabilang kanto, susukatin mo yan. So dito, okay. Okay, 113 po centimeter. So dapat sa kabila din, pag sinusukat mo yan, 113 centimeter. So titingnan po natin kung tutugma ba ito. Okay? Okay. Sana 113 para hindi na maulit, hindi na po tayo mag-propulsion. Okay, 113 po. So kung 113, so sure na sure po kayo, kahit na hindi natin ito i-transfer dito, na ang inyong ginagawa na layout ay perfect squaring po. So ito po ang area ng ating bahay. Ulitin natin, ito po ang area ng ating bahay. Kaya nga sinasabi ko ganiya, kanina, lumalaki po ang area, lalong-lalo na po ang butterboard. Pero kung tutusin, kung ating itatayo ang ating bahay, ito pong, okay, represented by the nylon string, ito lang po ang area ng ating bahay. Then, lastly, yung mag-o-offset po tayo para makita po natin kung saan formation. So, sa atin na yan. Pwede tayo offset pa loob, pasok. Pwede tayo o-offset palabas. Depende na yon sa formation ng ating mga poste. Para po makuha natin
natin ang perfect alignment po ng ating mga poste. Okay? Sana po mayroon tayong mayroon po tayong nabibigay na magandang aral tungkol po sa mga gawain ng carpentero, at sana po mayroon po kayong natutunan. Sana mayroon po kayong natutunan at sana nag-enjoy po kayo sa pagpanood nitong aking presentation in which ito po ay UC number 1 layout reference line. So sana po sa susunod, sa hindi pa nakapag-like sa ating ginagawa na presentations, mag-like na po tayo, para po magiging updated pa po tayo sa kung mayroon pa man tayong gagawin ng mga video, lalong-lalong sa susunod na topic, which is very important, important because we are going to erect the post based on the given assignment sa poste sa ating pong binabasihan ng plano. So sa lahat, marami pong salamat sa inyong pag-subaybay. Good morning.